Hello guys, welcome ulit dito sa YouTube channel ko. So, ito na yung pangalawang linggo ko sa pag-aaral about dito sa Premiere Pro. So, last week, meron ako in-upload yung week 1. Medyo di pa ako makapagsalita ng ayos kasi baguhan pa lang ako sa pagsasalita sa harap ng camera. So, ngayon, pinapractice ko ulit yung skill na to kasi sa tingin ko napaka-important. So, marami din akong natutunan ng mga bagay sa Premiere Pro ngayong week na to. At sana'y mapulutan niyo ulit ng aral tulad yung in-upload ko last week. So, ito yung beginner sa Premiere Pro week 2. So, konting recap muna tayo sa basics na natutunan natin last week. So, ito yung layout ng Premiere Pro kung ayun. Ginaya ko to kay Boss Ryan Edenshine. O ilo nga pala dyan sa mga karaska. So, dito makikita niyo yung project panel. Dito sa project panel, dito niyo makikita yung mga import inputs niyo. So, anong meaning ng import mo? Import po, yun yung paglalagay nyo ng clips dito sa Premiere Pro para yun yung i-edit nyo. So, para mag-import, click lang natin. Click, then double click nyo dun sa blanco. Hanapin nyo yung mga clips na i-import nyo. Kung pwede nyo i-import is pwedeng video na may audio, pwede ding audio lang. Pwede rin mga pictures, mga still image na pwede nyo i-import dito. So, yan na yung pinaka-importanting dapat natutunan natin dito sa project panel. Dito naman sa source panel, pag nag-click ka ng isang clip dito, dito siya mag-load. Dito mo i-insert kung ano yung in and out points. Yung in at saka out points, yung in points, dyan magsisimula yung video yung idadrag mo papunta dito sa timeline. Discuss natin ulit yung timeline namin. So, itong source panel, dyan mo makikita. Dito mo i-manipulate kung saan mag-i-start yung video mo or saan matatapos yung video mo. Kasi, itong mga clips na to, di ba pag meron tayong camera, kumukuha tayo ng video sa labas, hindi naman lahat yun magagamit natin. Kasi merong mga shaky footage, merong mga bagay na ayaw nating makita sa finished product natin, ikakat natin yun unang-una dito sa source panel. So, paano gamitin ang source panel? So, pag-play, kung gusto nyo i-play, press the space bar para madali. Huwag nyo na, so, mga keyboard shortcut na yung gagamitin natin dito. Hindi na tayo mag-click dito sa gitna ng play, space bar na lang. Mag-play yan. Kung gusto mong dito magsimula yung clip mo, pipindutin mo lang yung eye. Pilipat yung in points. So, play ulit natin. So, pwede natin i-drag. Example, dito gusto mong matapos dito yung video mo, pindutin mo yung O. Yan. So, itong in tsaka points, within sa markang to, pag dinarag mo yan dito sa timeline, yan lang yung part ng video na masasali sa final project. Diba? In at out points. So, another keyboard shortcut dito sa source panel is yung J, K, tsaka L. J meaning nun is pa-backward tayo. Pa-backward. Kung gusto mo namang pa-forward, L. Kung gusto mong i-stop, K. Yan. Tsaka I, tsaka O. Yung in, tsaka sa out point. Kung gusto mo naman frame by frame, hold mo yung K, tapos pindot ka sa J na paisa-isa. Or sa L. Frame by frame. Kung gusto mong mas accurate yung paglalagay mo ng in, tsaka out points. So, ngayon naman, dito naman tayo sa timeline. Ipa
huli na lang natin yung program panel. Dito tayo sa timeline. Dito sa timeline, dito mo idadrag yung mga footages o yung mga video na gusto mo na galing dito sa source panel. Pwede mong idrag dito ang whole video. Yan. Or yung video lang. Yan. Video lang. Or pwede din yung audio lang. Yan. Kung audio lang, ito yung idadrag mo. Kita mo yung waveform na yan. Kung video ito, audio. Siyempre, walang video yun kasi audio lang. So, kadalasan, dinidisregard natin yung audio. Kaya video lang yung dinadrag natin. Tapos, lalagyan natin ang mga sound design. So, yun muna yung pagdadrag sa timeline. So, ito namang program panel. Dito mo makikita yung final output mo. Kung ano bang kinalabasan ng mga tinitweaks mo dyan sa timeline. Kung ano yung mga pinaggagawa mo dyan sa timeline. Pag in-rest mo yan, dito lalabas yan sa program panel. And meron akong nagawang intro. Kasi kadalasan kasi sa mga YouTube video is meron mga intro. Kaya gumawa na din ako ng sarili kong intro. So, dito tayo sa timeline. Makikita nyo to dito, maraming mga tools na pwedeng gamitin. Pero basically, yung unang tools na dapat matutunan natin is yung selection tool. Meron siyang keyboard shortcut na V. So kung meron, napunta kayo dito sa T, press nyo lang yung V. Yan yung keyboard shortcut ng selection tool para siyang arrow. Yung selection tool, pwede mo yung gamitin sa pag-select ng mga clips yan. Pwede mo siyang i-move kahit saan. Yan yung purpose ng selection tool. So, yan lang yung purpose niya. Pag nilagay mo yan dito o bandang huli ng clip, may lalabas na pula. So, meaning yan, pwede mong i-drag. Drag pa ganyan, papunta sa right or pwede rin drag papunta sa kaliwa. Pwede mong pahabain or pipesin yung clip. So, ano pa ba dito selection tool? Yun lang yung selection tool sa pagkakaalam ko. Eh, basic na, diba? So, punta naman tayo sa razor tool. Yung razor, ito yung parang blade. Yung durkong blade. Yung mismo. So, ang keyboard shortcut yan is C. Press natin yung C. Pagpunta tayo sa razor tool. So, razor, C, meaning cut. Yan yung save keyboard shortcut niya. Cut. Meaning, ika-cut natin siya. Yan. So, natin i-cut to. Iiwa-iwa. Ikita nyo yun. Iwa. Magkaiwala na sila. So, kung gusto nyo i-zoom in yung dito sa timeline, pindutin nyo lang yung plus button. Plus. Keyboard shortcut ng pag-zoom in. Yan. Maka-zoom in ka na. Makikita nyo yung cut dyan. Yan yung resulta ng razor tool. Kung gusto mo namang, kunwari naka-zoom ka, gusto mong i-fit lahat sa timeline, yung mga clips na nilagay mo dyan, pindutin mo lang yung /K. Automatic siya, makikita mo lahat yung clips na nilagay mo sa timeline. Okay, razor tool. So, ito naman, dito naman tayo sa Ripple Edit Tool. Very common. Punta tayo sa Selection Tool. At, Ripple Delete. Hindi, Ripple Edit. Ripple Delete muna. Yan, Selection Tool. Press natin to dito sa blankong space. Kung gusto mong mawala yung blanko automatically, right-click mo lang, then Ripple Delete. Parang ayaw. Sorry. Ibang yan. Ito. Iwan ko kung bakit ayaw ma-delete, no? Pag-aralan na lang natin yun. Iwan ko kung ayaw ma-delete. Pero yun yung purpose ng Ripple Delete. Gusto mong mawala tong blankong space dito, click mo dyan, ma-highlight siya,
right click mo lang, merong ribbon din dito at saka ma-delete mo na siya. Meron namang tinatawag na Ripple Edit Tool. Dito siya. Pag kinlik mo yan, keyboard shortcut niya is B, letter B. Ang purpose niyan is para mapaiksi yung clip na nandito. Pero hindi na siya mag-iiwan ng blankong espasyo. Example nito. So, ang kaibahan nung ini-extend mo, ini-expand mo yung clip tsaka itong Ripple Delete Edit is yellow to yung arrow. Unlike doon sa selection tool na pula. Pula. Kung Ripple Edit Tool, press the B key, lalabas is yellow. So, kung idadrag natin to dito, wala na siyang maiiwang espasyo. Bakit ayaw mo edit? Dito. Hindi. Siguro bug. Hindi ko alam. Pero dito tayo magsimula. Ito na yung example natin. So, kung selection tool B, drag natin siya dyan. Mag-iiwan siya ng space dito. Pwede mo na yung siyang i-ripple delete. Pero, mas maraming pindot na yon. Kung ripple edit tool yung gagamitin natin, press natin letter B. Natin dyan. Pag ginanyan ko yan, pinaiksi ko, wala nang maiiwang blank na space. So, yun yung kaibahan, yun yung purpose ng Ripple Edit Tool. So, dito naman tayo sa Hand Tool. Ito yung Hand Tool, palang nahawakan mo lang yung timeline at dinadrag-drag mo dyan. Yan yung purpose ng Hand Tool. So, itong Slip Tool tsaka Slide Tool naman, para tumabago yung in at out points na hindi ka na bumabalik dito sa source. Example ito. Lalabas dito ngayon yung dalawang clip. Yan. So, pag dinrag mo dyan, magbabago yung in point. Pero yung duration ng video is hindi magbabago. Yun lang laman ng dinrag mo dyan, duration, yung magbabago. So, magagamit mo to kung meron kang mga minor na ini-edit. Kung gusto mong masynchronize or sa tingin mo merong kakaunting depekto, example, reframes, yan yung gagamitin mo para ma-adjust dito nang hindi ka na bumabalik dito at ini-edit mo in at outputs. So, ito namang T, press natin letter T. Yan yung text tool. Simple, maglalagay tayo ng text dito. Yan. Lalagay natin. Na-type ko yung pangalan ko. Okay. Yan na yun. So, importante din na natutunan ko kasi itong mga footage na to is 4K. Yan. Malaki yung resolution niya. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng proxy. Kasi yun, tingnan nyo ah. Medyo stuttering siya. Oh, yan. Naglalag siya. Kasi nga 4K. Parang hindi kaya ng laptop ko yung ganung resolution. So, ang ginawa ko is, gumawa ko ng proxy. So, ginanyan ko, select all ko, and proxy. Create proxies. Gumawa ko ng 720p or HD na quality na kapalit ng 4K or equivalent ng 4K. Para, pag nag-play ako dito, is smooth pa rin siya. Kasi kapag 4K, napakalaking files na. Ayan. So, kung gusto mong proxy yung mga ginagamit mo dito sa mga clip mo, kailangan mong press mo natin letter B selection to. I-on tong proxies na
button. So, kapag okay na, makikita mo dyan sa media encoder. Tapos na. Done. Tapos na lahat ng proxies. Meaning noon, nagawa na yung mga proxy mo. Punta ka ulit sa Premiere Pro. Press mo tong plus button. Hanapin mo yung itong toggle proxies na button. Tsaka ilagay mo dyan sa button. Pag kinlik mo yan, naka-blue yan. Meaning noon, yun na yung mga proxy na yung mga ginagamit mo. Hindi na yung 4K na mga videos or mas malaking resolution na videos. Kaya, pag pinlay mo siya, mas smooth na siya. Kasi nga, hindi na 4K yung quality niya. So, yun na lang muna, mga karaska. Babalik ako, ikakat ko muna itong video kasi baka hindi na naman ma-save sa Camtasia. Babalik ako. Welcome back, mga karaska. So, tapusin natin yung week 2 natin dito sa Premiere Pro. So, ulitin ko ulit yung pag-aaral natin last week. Itong tab dito sa taas. Itong purpose nito is para hindi ka na mag-recreate ulit ng mga layout. Yan. So, balik tayo. So, yung main na paglalandingan natin pag pumasok tayo sa Premiere Pro is dapat dito sa editing tab. Kasi dito ka mag-edit. Dito mo i-import. Dito mo makikita dito sa source, program, at sa timeline. Dito mo sila i-assemble lahat. So, kunwari, click natin. Dito is gusto mong mag-color grade. So, hindi mo na kailangan pumunta dito sa window, workspace, dito, tsaka Lumetri color. Hindi mo na kailangan ilabas yan. Kasi nga, meron na tayong tab na para dyan. So, close natin. So, pag pinindot natin yung color, pupunta agad tayo dun sa editing color. So, state. Yan. Nawawala ito kasi hindi naman important yung project na pag nag-edit tayo ng color, diba? So, mawawala yan. Lalaki yung program. Tsaka lalamas itong Lumetri color tab. Ano bang tawag ito? Window. So, pin mo na siya. Then, so, ano naman yung LUTs? Lookup table. So, yung lookup table is program na siya. Meron na siyang mga settings sa loob. So, karamihan ng makikita nating LUTs ay sinishare doon sa Facebook page ng Raska. Tsaka, meron din binibentang LUTs. So, sabi nila, pero di ko pa rin alam, pag-aaralan ko doon sa week 3 na naman ang pinag-aaralan ko, yung color correction. So, pag meron kang clip, unang gagawin mo dyan is basic correction. Itama mo yung mga kulay. Tsaka naman tayo maglalagay ng LUTs. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa clip na to pag naglagay tayo ng basic correction. Dito sa temperature, sa yan, dito lalamig yung mood. Pag tinaas naman natin, magiging hot yung mood. Sa tint naman, green tsaka yung mood. Exposure, contrast yan. Una munang iti-tweak daw itong basic correction bago tayo maglalagay ng LUTs. Dito pwede tayo maglagay ng LUTs. Pwede din dito sa creative. Pero mas gusto kong ilagay ito sa creative. Bakit? So, ito tingnan mo. Okay, so suppose na basic correct na natin yung footage natin. Okay na yung footage. Ilalagay tayo ng LUTs. Example, itong Fuji Eterna. Pag-iiba yung kulay niya. So, kung sa tingin mo masyadong intense yung kulay ng LUTs, i-drag natin pa atras tong intensity. Yan. Depende sa gusto mo. Yan. Ando muna natin. Kung dito ka sa basic correction maglalagay ng ganong ganito, wala, hindi mo siya matitweak ng ganon. Parehas doon sa creative. So, mas gusto kong maglagay ng LUT dito sa creative.
hindi ako maglagay ng as preferred. Yun yung nakita. So, balik tayo. So, yun yung purpose ng mga editing. Kung gusto mo naman ng mga effects, effects yung i-edit mo, maglalagay ka ng keyframes, at iba't ibang animation sa mga footage, mapunta ka dyan sa effects at iti-tweak mo po. Hindi ko pa din masyadong na-explore tong effects at it is for another week. Kasi nga, from basic muna tayo. Basic to advanced. Dito sa audio, hindi ko masyadong ginagamit to. Pero, pinaka-the best na nalaman ko dito is yung paglalagay ng para marinig yung narration, yung music, tsaka yung ambience. Meron siyang universal volume para dyan. So, example, ito yung ambience. Yan, ambience siya. Pwede na, select ko na siya. Clear audio type. Clear natin ito. Yan. Mute muna natin ito. Oh. Ito siya is yung music. Well, itong sa baba naman is yung ambience. Yung tunog ng kapaligiran. So, dahil tunog yun ng kapaligiran, yan. Select natin, punta tayo sa audio. Makikita natin tong mga selection na to. So, dahil tunog ng kapaligiran yan, gagawin natin yung ambience. Click natin yung loudness, tsaka auto match. Yan. Automatically siya magiging, yung volume niya is masiset dun sa standards na lakas or volume ng ambience. Click naman natin ito. Okay, ito nga yung music. Click natin yan, click natin yung music. Loudness tsaka auto match. Automatically siya mag-match dun sa universal volume ng mga music tsaka ambience. Itong narration naman yan, tampo lang. Click mo yan. Dialogue. Yun na naman yung gagawin. Ganun lang din. I-auto match mo yung volume. So, pakinggan natin kung klaro ba yung ambience tsaka yung music. Pero kung gusto nyong mas maraming edit dun sa audio nyo, gumamit kayo ng Adobe Audition. Bakit Adobe Audition? Kasi nga, pag-click mo dito, click mo dyan. Pwede mo siyang edit clip in Adobe Audition. Kung wala ka Adobe Audition, hindi ka na-edit sa Adobe Audition. So, edit clip in Adobe Audition. Kung alam mo nang mag-edit doon, apart ko, hindi pa ako masyadong marunong doon. Yung basic lang, yung pag-remove ng noise, remove ng mga bass, mga specific sounds, yun pa lang yung alam ko. Kasi gusto ko munang pag-aralan in-depth itong Premiere Pro. Okay. Balik tayo. Tingnan natin kung okay na ba yung music. Yan. Yung ambience is okay lang yung tunog. Tsaka yung music. Oh, sakto lang, di ba? Yan. Sakto lang, di ba? Kung meron kang narration, dadagdag mo dyan. Yun pa rin yung gagawin mo. So, magiging universal yung volume niya o yung lakas. So, balik tayo dun sa edit. So, merong nagtanong dun sa unang video ko sa Premiere Pro. Paano daw i-set na ganito yung layout ng Premiere Pro? So, dati nandito yan. Dati nandyan, ganito yung layout ng Premiere Pro. Nandito yung project, nandito ang source, nandito ang program, nandito ang timeline. So, mas maganda nga naman yung, na yung timeline is mahaba. So, paano natin yan iti-tweak? Click natin tong tab na to. Drag natin sa taas. Yan. Kung gusto mo sa taas siya mapunta, ayan, mag-highlight siya dyan. Pero kung ganyan, gusto mong ipasok siya dyan. Yan, sample lang. Balik natin. Ganyan.
So yan, masok siya dito. Yung project is masok dito sa source. Pero naiwan yung dito sa baba. So ibalik natin yan. Hindi yung natin. So ganun yung mangyari pag dyan mo din nag sa gitna. Kung dito naman sa taas, ganun pa rin. Mag-change sila. So yung media at source magkasama na ulit dyan. So hindi pa rin yung gusto natin mangyari. So yung para ilipat to, kailangan dito sa gilid, mag-highlight siya sa gilid para ma-adjust siya dito. Ayan. Yan. Ito, para umadjust siya dito. Ayan. Ilagay na natin dyan. So kung gusto naman natin ilagay din to dyan, ganito. Click natin to, ilagay dito sa taas. Ayan na. Ganyan na yung timeline. Ganyan na yung layout ng fingerprint. So, paano naman i-reverse daw yung clip? Meron kasi ako nakikita ng clip. Sample ito is re-reverse ko yung tubig ito. Papunta dun sa taas. Ayan. Click nyo lang. Right click nyo. Right. Sa effect sya na right click, speed and duration, then reverse. Tingnan natin kung anong pinalabas. Ang video ng tubi yan na-reverse sa atin ba? So ganun lang yung reverse. Kung gusto nyo namang pabilisin, gusto nyong gumanyan yung bata papunta dun sa taas, ganito yung gawin nyo. Speed and duration, speed is 100%. Gusto nating gawin 200% para yung bata is bumalik ng mabilis dun sa taas. Gawin natin 200. So, meaning madudouble yung speed niya. So, ando natin. Ano naman yung link tsaka unlink? So, lagay tayo ng example. Example ito. Itong video to is meron siyang video tsaka audio. So, kapag pag-click mo itong isa dito, ma-highlight din yung isa. So, paano ngayon kung gusto mong i-delete yung audio? Pag-click mo dyan, pag dinelete mo, dalawa yung mag-delete. So, kung gusto naman mo namang ilipat tong video naman dito, sasama din yung audio. So, anong gagawin mo? I-click mo yan dyan, click right-click mo, tsaka unlink. Yan, unlink. So, maa-unlink man sila, pwede mo nang i-slick yan, tsaka i-drag kahit saan mong gusto. So, ito pa isang tips. So, makikita nyo dito sa program is maliit yung monitor. So, pwede nyo gawin kung gusto nyo i-full screen ng ganyan is by one press of a button lang is yung tilde K. Yung sa taas ng tab sa Windows machine. Yung tab sa taas niya, yung medyo palit po na ganyan. Yan yung tilde. Pag click nyo yan dyan, magiging full screen siya. Mawawala yung ibang panel. So, dito sa timeline, pag click mo yon, mag-full screen din siya. Makikita mo yung ibang mga layers dito. Dito, makikita mo. Yun yung tilde. So, tingnan muna natin dito sa lista natin kung meron pa tayong hindi nabanggit. Tabs, changing the layout. Program output quality. Dito sa program. Naka-full yan. Kung full kang 1080p, meaning 1080p yung nalabang. So, kung medyo mahina, hindi kaya ng laptop o computer natin yung full resolution ng 1080p, pwede natin siyang atin. Ayan. Pwede din 1/4. Para mas smooth yung pag-playback. Output. So, ito namang enter is, ito yung shortcut para ma-render in and out mo. So, kailangan natin siyang i-render para
yung pag-playback natin is smooth. Kung makikita nyo dito sa taas, ito, yellow siya. Meaning dyan, okay, good lang siya. Pero hindi siya best playback. Kung pula naman yan, example, gawin natin yung pula. So, para gawin yung pula, maglalagay siguro tayo ng XX. So, para maging pula yun, tingnan natin. Door, sharpen, door. Yan, naging pula siya. So, kung pula yan, yung playback natin is minimal siya. So, ang main purpose ng render is para maging green siya at yung playback quality niya is maganda. So, press lang the enter. Marirender in up to out siya. So, lahat ng yan. Marirender siya. Okay, yan yung render. Tingnan natin ulit ito. Intel decay, okay na. Reverse speed and duration. Discuss natin natin. Yung LUTs. Okay, ganito. Yung link tsaka unlink, tapos na. Yung mute naman, audio at tsaka video. Makikita nyo dito. Yan yung mata. Pag ginanyan mo, mag-slash siya. Meaning yan, hindi yan makikita during. Yan. Yung M naman is to mute. Yan. Pag naka-green yan, meaning hindi mo marunong yung mga audio na nasa ganyang layer. So, yung keyframes naman. Itong keyframes naman is kung gusto mong mag-animate. Example, meron akong text. Lalagay ako ng text dito. Yan. Christian Corpus na text. Punta ko sa effects. Keyframes. So, maglalagay ako ng keyframes na scale. Yan. May keyframes na akong isa dito. Pag mag-play ako, gusto ko dahan-dahan yung lumaki. So, pagdating dyan, sa time na yan, gusto kong lumaki siya into another na lagi mas malaki. So, mag-press ulit ako ng isang keyframe dito at lalaki. Yan. Tingnan nyo yung mangyayari. Animating. Maraming option dyan. Pero hindi tayo magda-dive deep dyan. Dive deep dyan. Kasi basic muna tayo. Tapos naman bumalik siya paliit. Pagdating dito sa parang balon na to, gusto kong lumiit siya. Maglalagay ulit ako ng isang tape dyan at pinit. Para bumalik siya sa pagiging maliit. So, yan yung keyframes. So, kung keyframes naman sa audio yung pag-uusapan natin, hindi ko pa masyadong may di-discuss yan sa inyo. Yan na, example sa video, yung speed ramp is yung speed at duration is gagawin natin ng ramp. So, pag-aaralan ko muna ng maigi yan. Next week, sa week 3 natin, ay usapan natin yung speed ramping. Tingnan natin kung meron pa tayo. Animating the text, okay na. Keyframes. Next week, more about keyframes tayo at saka masking. Tsaka yung mga nag-e-error yung import, hindi ko pa masyadong napag-aralan. So, yun lang mga karaska. Sana ay meron kayong natutunan. Alam kong ang iba sa inyo, karamihan is meron ng malaking experience dito. Pero sa akin, as a beginner, ngayon lang ako nakilig sa ganitong program. Sa Premiere Pro Video Editing, dati nag-i-edit ako ng video, pero sa Filmora kasi mas madali yun. Kaya lang yung Filmora ko is mayroong watermarks kaya ayaw ko dun. So nakita ko kay
Boss Ryan Odential na yung ginagamit niya is Premiere Pro. Kaya nainggan niyo akong gumamit ng Premiere Pro. Yan. Yung dati, yung Premiere Pro talaga pagkakita ko pa lang sa layout is nai-intimidate ako kasi ang daming buttons, daming tabs na ganyan. Kaya hindi ko tinuloy yung pag-aaral sa Premiere Pro. So nakita ko sa mga video niya, thank you nga pala sa inspirasyon tsaka sa nagpagbibigay sa akin ng motivation para pag-aaralan to, Boss Ryan. Nakasali ako doon sa pre-reg pero hindi ako na pinalad na masali sa top 10 sa wildcard tsaka sa kan kasi nga alam nyo, beginner. Tsaka marami akong natutunan sa ibang video ng mga members. So, bilib na bilib ako ang daming animation na ginagawa nila doon. Nilagyan nila ng zombie, yung lumilipad yung aeroplanong papel. Gusto ko nang gumawa nun next time. Pero for now, dahil nga beginner pa, ito na lang muna. So, God bless mga Karaska. And sana magtulungan tayo sa pag-aral ng Premiere Pro. Thank you very much.